Lemon. Wow. Uy, hala. Hala. Hey, 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 it's another day. And for today's video, it's gonna be an exciting day. Because you know what? Yeah, dumating lang naman yung package na in-order namin sa Lazada. Actually, hindi lang Lazada, may TikTok shop din. Well, ang unang in-order talaga namin is yung vinyl floor tiles. Kasi alam nyo naman yung floor namin, di ba, hindi kagandahan. At mukhang okay naman siya, unlike doon sa linoleum, di ba? Actually, nag-linoleum kami before, pero hindi kinaya kasi nga yung mga kuko ng mga bata. And ginangat-ngat din nila. Kaya nag-decide kami bumili na lang ng vinyl floors. Well, wag kayo mag-alala guys kasi mura lang yan sa TikTok shop. Check nyo na, dali. Apaka-cute naman ito. Hello! At ito naman yung second order namin which is biberons and milk powder. Actually, nag-decide na kaming bumili nito kasi hindi na kinaya sa katawan ni Peach. Sobrang lalaki at lalakas na yung dumede nila. Kapag lumalaki kasi sila, mas lumalakas yung pagdede nila at they need more milk, di ba? Kaya ayun, umorder kami and mabango siya, super. O hindi kasama yung pantakal, in-improvise ko lang yan ha. But before ka magtimpla guys, make sure you sterilize the biberons, the spoons, and lahat ng gagamitin pang timpla ng gatas. Siyempre, mga babies natin yun, kailangan malinis. At ayun na nga, meron na naman tayong bagong routine araw-araw. Actually, 3 times a day silang dumede. So, ang work namin gabi, kaya sakripisyo na lang talaga. Alam mo yung natutulog ka sa araw, pero kailangan mong gumising ng tanghali para magtimpla lang. Ayun na nga, pagkatapos magtimpla guys, make sure na ibabad nyo muna para hindi naman mainit, diba? And before nyo ipainom sa kanila, make sure na itest muna yung init dun sa kamay ninyo para matry talaga kung mainit pa ba or okay na. And so, ayun na nga, at naka-ready na sila. So, let's try. First time nilang magdede ngayon. Tingnan natin. Ay nako, ang expectation ko sa video is dapat nakahilera silang nagpapadede. Tapos hindi naman kinaya kasi sobrang likot nila. Ewan ko na lang. Pero sige na, isa-isahin na lang natin. At kitang kita naman na first time talaga nila kasi tingnan mo. Parang nag-atubili pa silang uminom. Ano ba to? Ano ba tong iniinom namin? Siguro nahihiya or naninibago sa lasa kasi goat's milk kasi ito ang in-order namin. Well, sa pag-research kasi namin, ang goat's milk lang daw yung best substitute for dog's milk. And since naka-off ako ngayon at tapos na akong magpadede sa mga babies, well, pumunta kami sa grooming house para naman pagupitan yung dalawa naming anak. Ako na talaga yung humihingi ng pasensya guys kasi hindi ko ina-expect na ganito pala yung haircut ng mga bata. Ganito kasi yung nangyayari. Nagkabuhol-bol na kasi yung balahibo nila ni Peach at Lemon tapos dumidikit na sa skin. Kaya sinuggest na lang ni Kuya ang hairstylist na, sir, kailangan talaga to nating kalbuhin. Ako naman hindi ko in-expect yun and sabi ko, ah, okay, okay. O, tingnan nyo, si Peach nagtatago kasi nahihiya sa haircut niya, pinapalabas ni Lemon pero ayaw. Ay nako, kasalanan talaga to sa nagbuhol-buhol na buhok. Buti na lang talaga tulog ang mga bata pero bakit nasa pintuan? May quick update pala kami about dito sa mga batang to. Ayaw na nilang magpakulong. Ino-open ko lang kasi yung pintuan para makapasok si Peach pero ginalagyan ko na lang ng barrier kasi lalabas na talaga sila. Oo, kita niyo yun, 'di ba? Parang wala lang nangyari. How much more talaga kung 2 months na to sila. Naku. Alam niyo ba na every now and then kami nagpupuna sa floors and sa lahat ng madidilaan ng mga babies? Ewan ko pero parang napapraning kami dahil dun sa mga kwentong nagko-comment sa unang video na to. Kwento ba naman na lahat ng doggies na namatay dahil daw sa parvo? Sino hindi mapapraning dun? 'Di ba pag parvo sobrang nakakainis talaga yung sakit na yan kasi hindi makakatakas yung mga aso. O siya, it's dede time na naman. Shake. After one day ng pagdedede nila, naku, natutunan na nilang magdede. Tingnan nyo, para na silang nagdede ng totoong dede. Natutuwa ako kasi at least hindi na mahihirapan si Peach. Kumbaga pang ano na lang, pang additional na yung kay Peach, di ba? Syempre hindi namin titigilan yung pagdede kay Peach kasi syempre, di ba, doon yung nutrients ng baby na kailangan talaga. Ah, ang gulo ko namang mag-explain. After nila mag-borlogs, tingnan nyo, laro-laro na naman sila. Ang kukulit na 1 month and 15 days pa lang yan ha. Abay, syempre hindi ako magpapatalo. Lalaroin ko din sila. O, tingnan nyo. Pero habang naglalaro ako sa mga puppies, may nagsiselos. Ayan si Peach. Aguy. Si Lemon naman, behave lang. Ayan, wala lang. Talagang nakakakita na yung mga babies kasi sinasabunutan na si tatay. O, ano yan? Family bonding, ganon. Ang taray naman, nakakatuwa. Sa sobrang tuwa ako, binaba ko sila at nakikipaglaro na din ako. Ay, naku. Italaga tayo makakatulog nito. May trabaho pa sa gabi. Ay nako, mukhang may kailangan na naman ng teeter nito. O, tingnan niyo naman yung bonding moment namin. Kunyari nagulat ako pero char lang. Wala na talagang pagkain kaya kailangan kong bumili na naman. Bye-bye.
Huwag na kayong magtaka, ganito talaga si Peach pag aalis ako, lalo na pag naka-face mask ako. This time na-realize ko na hindi na kami bibili online, sa store na lang talaga kami mismo bibili. Nung kinumpit ko yung nagastos ko sa mismong store at saka yung online, grabe sobrang laki ng difference. At ang bonus pa doon, mas gusto nila ni Peach yung binili ko sa store kaysa sa online, kaya yun na, store na lang kami. Ay, sa wakas, nangyari din yung gusto ko yung mangyayaring ma-videohan na nakahilera silang natutulog, kaya tabihan ko nga. After naman matulog, nagbabardagulan habang naglilinis ako ng bahay, tingnan nyo naman. Actually, matagal ko ng planong baguhin yung itsura ng kwarto para naman may bago sa paningin natin, di ba? Binaklas ko yung mga wallpapers na ganyan kasi nakakadagdag lang pala siya ng init. Nirearrange ko na lang din yung mga cabinets para more spaces sa mga bata kasi nga naglalakad at nagkukulitan na sila. Pinapractice na din namin silang umihi sa designated place. Sabay tingnan nyo naman, ba't ang ganda ng mata ng batang to? Hindi ko na alam kung ano talaga yung breed ni Lemon kasi ba't ganyan yung mata nila? Actually, ang daming features na nakapi ng mga babies from Lemon, hindi ko alam. Peach. Natulog ka na lang. Nagdedikasyon mo nga. Ang nalaki nun lang kasi nung anak mo. Ay, kawawa. Oo, totoo yan. Ako na lang yung naawa kay Peach kasi natutulog siya habang nagpapadede. Siguro, nafe-feel niya, ba't ang laki na naman ng mga baby ko? Oy, sobrang salamat sa mga nanonood sa part 1. Umabot tayo ng mga 50,000 views as of now. Hoping na more views coming and expect din kayo na more videos coming. Maiba naman, anong masasabi niyo sa kwarto natin? By the way, nagustuhan niyo ba tong part 2? Gusto niyo ba ng part 3? Comment mo na yan. Bye!